Paano magpaanak ng aso? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung bago ka sa aking YouTube channel, ako pala si Tony Boy, ang inyong veterinarian. Please like and subscribe. And let's begin! Meron po tayong vlog patungkol sa kung paano magpaanak ng aso. Nung pinaanak ko po si Sophie, pwede nyo po yung balikan at panoorin at alamin kung ano yung mga ginawa ko sa pagpapaanak sa aking aso. Unang-una sa lahat na dapat mong alamin ay dapat alam mo yung mga signs kung kailan manganganak yung aso mo. Ano yung mga physical signs at yung mga pwede mong tignan, temperature signs at yung ginagawa ng aso mismo na nagpapakita na malapit na siyang manganak. Meron po akong isang video dyan na nag-discuss ako noon kung paano ko nalaman na malapit nang manganak yung aso ko. Pangalawa, kailangan mong merong whelping box kung saan siya manganganak. So yung aso, kailangan maging comfortable siya sa kanyang panganganak. So kailangan gumawa ka ng kanyang space, whelping box man yan o kung saan sa part ng bahay nyo na pwede siyang manganak. Minsan gusto nila na ito ay medyo madilim, medyo isolated, gusto nila wala masyadong nakaka-istorbo sa kanila. Pangatlo, kailangan mo ng gunting, kailangan sterile siya. Ibig sabihin ng sterile, wala siyang bakterya, malinis siya. So pwede mong gawin sa bahay nyo, pakuluan mo ito sa tubig, kumuha ka ng providon iodine, lagyan mo ng alcohol at ibabad mo doon. Sa video ko makikita nyo doon ang ginawa ko. Kakailanganin mo din ng bulb, yung mainit, pangpapainit mo kapag nalabas na yung mga puppies, kakailanganin mo din yung bulb para magbigay ng init sa mga puppies kasi kailangan nila mabigyan ng init at kailangan din nilang tuyong-tuyo sila. Makakailangan ka din ng mga towels, lahat ng mga pamunas, dyaryo, karton para pamunas mo sa puppies at ganun din sa mga fluid na ilalabas ng aso ninyo. Para mas malinis, kung kaya mo, pwede dapat na lagi kang nag-alcohol o kaya kung pwede, meron kang surgical gloves o kaya gloves na yung normal lang na nabibili, yung disposable gloves. So yung aso natin, possible na gusto nilang manganak nang sila-sila lang. So pwede mong hayaan mo lang sila, pero meron din naman yung mga aso na kinakailangan ng assistance natin. So dapat alamin natin kung ano yung mas comfortable yung aso natin, kung meron ba tayo sa tabi niya o yung hayaan lang natin siya na manganak. Kung hayaan mo lang siya manganak, dapat alam mo din kung kailan nag-start yung labor niya. Meron akong isang video dyan na nagsasabi kung ano yung sign ng stage 1, ano yung sign ng stage 2 na yung kanyang pagle-labor. So kailangan mong alamin yon para malaman mo, ma-differentiate mo kung lumalampas na ba siya sa oras niya at nagkakaroon na ng hirap sa panganganak o yung tinatawag na distosya. So yan yung mga pangangailangan mo. Kung gusto mong alamin kung paano magpaanak ng aso, kailangan mo din alamin yung mga signs at mga interval ng kanyang panganganak na nabanggit ko po sa aking unang video. So ito na yung pinakasikreto kapag during na sa panganganak. Kapag nanganak yung aso, makikita mo na mayroong contraction, na mayroong straining. Kapag lumabas yung aso, possible na nauuna yung kanyang ulo o kaya nauuna yung kanyang paa sa likod. Normal lang po yun. Pwedeng nakaharap siya, yung ulo niya, o kaya nakatalikod din po siya. In-explain ko din po yan sa aking naunang video at panoorin nyo po. Sigurado ako mas matututo kayo doon ng detalyado. So, ang pinakasikreto po, ito po ay ginawa ko po sa aking aso at never po akong namatayan kapag nanganak po yung aso ko. Ganito po. Obserbahan nyo po yung aso nyo, bantayin nyo po siya. At kapag nakita nyo na may lumabas na sa kanyang vulva, kapag paa ang nauna, kapag paa po ang nauna, ito po ang gagawin nyo. Hawakan nyo po agad at alalayin nyo po. Hilain nyo at sabayan nyo kapag nag-contract siya, sabayan nyo pong hilain agad yon. Walang problema po yon. Basta huwag nyo pong iiwan yung placenta. So dapat maingat din po kayo kapag hinila nyo po yun, huwag mapuputol kasi very fragile yung placenta. Huwag nyo iiwan. Kapag pag hinila nyo po yun, siguraduhin nyo, isasama nyo po yung placenta. Pangalawa, kapag nakaharap yung ulo, yun, hindi nyo po basta-basta pwedeng hilain po yun. Kailangan nyo pong alalayan. Kapag hinawakan nyo po yung pandang ulo ng puppy, kailangan nyo pong intayin na magkaroon ng contraction, magkaroon ng pag-iri yung aso. Then dito sa bandang baba ng aso, sa may kanyang suso, pwede nyo pong pigain yun para tumulong po yun na lumabas yung puppies. So yun po yung aking tip. Kapag nauna po yung paa, likuran, pwede nyo pong hilain. Mas maganda kapag paa, pero pag ulo, alalay lang po kayo. At huwag nyo pong hayaan na maputol. Very
fragile po ang placenta, huwag niyo pong hayaan na maputol po yung placenta at maiwan po sa loob. So kapag nailabas niyo na po yung puppy, sigurado po na yung aso susunggaban niya po yung kanyang puppy, yung nanay susunggaban yung kanyang puppy. Ang gawin niyo po, kuhunin niyo po yung inyong gunting. Guntingin niyo po ng 1 inch sa kanyang umbilical cord, 1 inch mula sa kanyang katawan. Yung placenta, ipakain nyo po sa nanay. Nakakatulong din po yun para lumakas po yung nanay sa kanyang panganak. Pero huwag kayo maugulat kinabukasan, itim po ang kanyang tae. So hayaan nyo po na dilaan ng nanay yung puppy. So syempre magdurugo po yung kanyang umbilical cord. Pisilin nyo lang po o kaya hayaan nyo pong dilaan niya po ito. Okay lang po na duguin ng konti. Pag nakita nyo po na patuloy pa rin yung pagdudugo niya, kailangan nyo pong lagyan ng tahi. Pero sa aking experience, hindi po ako nagtatahi. Nawawala po yun mga ilang minuto lang kasi didilaan po yun ng nanay niya. At hayaan nyo po na dilaan po ng nanay niya kasi part po yun ng bonding ng nanay. Para maipakilala niya na siya yung nanay. Para yung papi din malaman niya na siya yung nanay niya. Napaka-importante na alam nyo kung hindi niya kayang ilabas yung papi niya. So, dapat alam nyo yung distosya na sinasabi. Kasi kung hindi nyo alam yun, maaring hirap na pala yung nanay ng mga anak, hindi nyo pa alam. Kasi kapag may distosya yung aso, ang pinaka dapat gagawin na doon ay emergency cesarean section. So, kailangan nang ilabas yung puppy sa pamamagitan ng surgery. So, sa mga past videos ko din, binanggit ko din doon kung ano yung mga dapat nyo pang gawin pag nanganak yung aso. So, kailangan nyo pong i-scan po yung una kong video patungkol po sa pagpapanak ng aso. Kung natuto ka sa ating video ngayon, i-like mo naman yan, i-share mo naman yan. Ayos, ayop sa galing, hanggang sa muli!